Hello guys! Magluto pa tayo ng ano ngayon, ng beefsteak. Subukan natin yung recipe ng kaibigan ko. Sabi niya kasi ibaba daw yung ano, ibaba daw yung karni overnight sa ano, sa katas ng pinya. So tinry ko naman. Ayun, tapos hugasan ko muna, tapos patuyuin bago natin lutuin. Paborito kasi namin ng asawa ko ang beefsteak. At saka asin lang at pepper ang nilalagay namin. So, ayan, subukan natin na ibabad muna sa katas ng pinya. Tingnan natin kung ano ang difference siya. Pansin ko lang, nag-iba ang kulay ng karni. Nagiging maputla. Kanina, kahapon, pulang-pula pa to. Tapos pagkatapos na binabad ko sa katas ng pinya, nagiging maputla siya. Parang hindi na siya masarap ang itsura, no? South African steak po ang gamit ko kasi isa sa mga masarap na karni ang galing sa South Africa. Maliban dun sa Wagyu kasi yung Wagyu talaga ay ang sarap. Kaya lang ang mahal din. Tingnan nyo ang putla-putla. Pagkatapos ng babad yan, nagiging maputla siya. Sana nga masarap kahit maputla. Ang pang side dish ko naman dito ay ang kamote, kalabasa at ang broccoli. Feeling health conscious, di ba? So, si kamote talagang sinasabunan ko yan at saka ini-scrub kasi kinakain ko yung balat ng kamote. Kasi sayang din, may mahal ang kamote dito sa ibang bansa eh. Siguro nasa mga nasa 50 pesos yung isa. Ayan, hinigod-higod ko pa yan at saka talagang linis na linis. Mas gusto ko yung kamote kaysa sa kaysa potato kasi yung kamote mas marami ang fiber at saka mas marami ang vitamin A. Ibig sabihin, mas healthy si kamote kaysa potato. Tapos alam niyo dati nung maliit pa kami marami kaming kamote sa bukid. Tapos pag nagsaing na si mama ng kamote, feeling namin ang hirap-hirap na namin kasi kamote yung kinakain namin. yun pala, mas maganda ang kamote, mas maraming sustansya at mas maraming magandang maidudulot sa ating katawan kaysa sa rice. Tapos ngayon dito sa ibang bansa, mas mahal pala ang kamote kaysa sa rice, uy. Yan, hinihiwa-hiwa ko siya kasi sobrang laki niya. Hindi siya magkasya sa kalan ko. Tapos masarap ang kamote dito kasi tingnan nyo, dilaw na dilaw ang niya, dilaw na dilaw. Ibig sabihin, maraming sustansya to. Ayoko na sanang magluto ng kalabasa, kaya lang pauwi kami ng Pilipinas. Tapos ang dami ko pang gulay, kailangan ko siyang kainin na. Anyway, hindi naman siguro ito nakakataba, itong mga gulay na ito. Kaya go lang, carry lang. Kung napapansin nyo, ang haba-haba ng kuko ko, mahirap po kaya gumawa ng gawaing bahay kapag mahaba ang kuko. Nakakaano ito, nagbabalat ako tapos ang hirap magbalat ng kahit tapos mahaba yung kuko kasi baka matamaan yung kuko bas. Ang mahal pa naman magpa-repair ng kuko kapag nabali. Hindi talaga ako nagpapahaba ng kuko kasi marami pa akong gawaing bahay. Kaya lang, nainganyo po ako sa isa kong kaibigan. Ang ganda-ganda ng kamay niya nung nagpahaba siya ng kuko. Extension lang. Soft gel extension po ito. Tapos, mahirap po gumawa ng mga gawaing bahay. Kanina nagplansya po ako. Ang hirap-hirap po magtanggal ng batunis, lalo na yung mga ng polo shirt ng asawa ko, maraming batunis. Tapos ang haba ng kuko ko, ang hirap kaya, parang gusto ko na siyang itanggalin at saka i-nail cut. Kaya lang, soft gel ito, hindi pwede kasi nakadikit talaga siya sa kuko ko. Ang haba, ang tigas-tigas. Kailangan to i-grinder para matanggal siya sa original na kuko ko. Yung pinakapuno pala ng broccoli, kinakain ko yan. Sinasali ko yan sa pagluto kasi masarap siya, crunchy. Yan yung pinakapaborito kong part sa broccoli, yung pinakapuno niya. Binababad ko lang ito ng pinakuluang tubig, tapos yun na yung pinakagulay namin. Habang binababad ko ang kamote, magtatapon muna ako ng basura kasi
kapag mag-iimbak po tayo ng basura overnight, iipisin po. Marami pong ano, marami pong kapitbahay ko dito na iniipis. Kasi siguro ano, nag-iimbak sila ng basura ba overnight. Yun, ipakita ko sa inyo ang basurahan namin. Ganito ang basurahan namin dito sa ibang bansa. Ano? Ganyan lang. Yan o. Yan, nasa harap lang yan ng ng pinto namin. Tapos yan, dulog ko lang yan. Tapos doon sa dulo, yung may basurahan doon. Nasa ano po kami, nasa fourth floor. Yun. Tapos ay, na ano, nauntog yung kukok ko. Ang sakit. Ang hirap mag-ano pag mahaba ang kuko. Sakit. So, ayan, salt and pepper lang talaga ang nilalagay ko sa steak ko. Para ano, simple lang ba? Mas masarap yung simple lang. Tulad din yan ng babae, ano, kapag simple lang, mas maganda, di ba? Lulutuin ko pala ito sa butter, tapos lagyan ko lang ng kunting garlic para medyo mabango siya. Pansin ko guys, tabingi yung kalan ko. Kaya pala. Nang malapit na maluto ang kamuti ko, sinabay ko na si kalabasa para ano, save yung hugasin ko. Ang hirap manghugas po pag mahaba ang kuko. Sa gabal talaga sa ano, sa gawaing bahay ang haba ng kuko. Hindi na ako magpapalagay pa ang glass na ito. Salt and pepper lang talaga ako nalapos. Ayaw ko yung mga may papita-papita pa. Tingnan nyo guys, nasunog yung steak ko. Ano pala, ang lakas pala ng apoy, hindi ko napansin, dapat pala ano yun, medium lang. Eh, hindi ko napansin, malakas pala ang apoy ko, yung tuloy na suno. Kapag malambot na po tusukin yung kalabasa, ibig sabihin, luto na po iyan. So, ready na po ito. Ayan, luto na. Ang tubig dito ay ginagamit ko pang babad sa broccoli ko para hindi po dubli ang trabaho ko. While hinahanda ko yung pagkain, nakababad din si broccoli. Time saving, hindi dubli ang trabaho, tapos kunti lang ang hugasin. Ganun yun. Maging wise din minsan para hindi ano mahirapan yung sarili, di ba? Nga pala guys, sa akin kasi dilaw ang kamote. Yan, dilaw, di ba? May ibang tao pula kasi ang tinatawag eh. Iba yung red, iba yung yellow, di ba? Yung dilaw, red. Ay, yung dilaw is yellow. Yung red is pula. So, ayan, ready na yung broccoli natin. Ano lang, binabad ko lang siya, saglit lang. Ayaw ko yung ano, ayaw ko yung in-stir fry. Ganyan lang ang gusto ko. Tapos, ayaw ko na siyang lagyan ng asin. Ganyan lang talaga, plain lang. Masarap siya pang ano, ganyan. Feeling healthy, di ba? Excited na po akong ano, tikman yung steak na binababad sa katas ng pinya. First time ko kasi itong ano, naggumagawa na ganito kasi gusto ko plain lang talaga yung steak ko. Beer lang muna po ang pantulak namin kasi maaga pa. Diba dapat mas masarap yung steak kapag ano, may red wine. Kaya lang pag mag red wine ako, ano, inaantok ako, makatulog ako ng maaga, eh, maaga pa eh. Maaga ang dinner namin ngayon kasi nag-fasting ako. Hindi ako kumakain ng buong araw. So, inagahan ko na yung dinner namin. Tinanong ko muna yung asawa ko kung beer ba ang gusto niya. Kasi dapat wine ang pares ng beefsteak, di ba? Ano kayang ginagawa niya? Ang tagal. Kanina pa ako tawag ng tawag. Ang tagal niya. Makainom na nga lang. Ang init sa kusina. Uhaw na ako. So, ito na guys. Tantarang! Ano kayang lasa nito? Oh my gosh. Babad sa ano? Pineapple juice. Na-excited ako kasi pineapple. First time ko itong nagluto ng binababad juice. Ng pineapple juice. Mm-hmm. Yan. Mm. Ano? Hindi siya gaano ka ano? Hindi siya gaano kasarap. Kasi nawala yung lasa niya. Di ba maputla siya? Nawala yung lasa ng karne na yung ano, yung lasa talaga ng totoong karne. Nawala siya. Nagiging lasang pineapple na siya. Siguro, yung ibang tao, magustuhan nila ito. Kasi yung ibang tao na gusto ng lasa ng pineapple or yung manamis tapis konti, yun. Masarap siguro to, pero ako kasi, ano, mas gusto ko yung lasang karne talaga, yung salt and pepper lang, yung classic lang talaga ang gusto ko, yan. Itong kinakain ko pala iyan, ay ano yan, yan yung ano, pinaka
ano ng broccoli, 'di ba? Crunchy siya, ang sarap. Yan po ang ano, paborito ko 'yan talaga sa party ng broccoli. Yung steak naman super lambot, kaya lang lasang ano na siya, lasang pinya na siya, hindi na siya lasang steak. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys, na kinakain ko yung balat ng kamote. Yan. Thank you so much for watching. At yan, may ano pa ako, tira pa ako pang ano, breakfast ko na yan bukas para hindi na ako magluto. Bye-bye!